Isa pong pinagpalang Wednesday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon po, kasunod po ng kahapon na Triumph of the Holy Cross, ang ating pong ipinagdiriwang naman ho yung alaala ng Our Lady of Sorrows. No? At dahil dito, ang ating gospel po ay patungkol doon. Na hinango po kay San Juan, Kabanata 19, mga talata 25 hanggang 27. At ito po yung episode ni Mama Mary nasa paanan ng krus. Triumph of the Cross kahapon, ngayon naman, narito ang ating mahal na ina sa paanan ng krus. Kaya nga ang ating magiging simpleng tanong ay, nakita mo ba ang ating ina? Bakit ang tanong ay nakita mo ba? Sapagkat doon tayo itinuturo ni Jesus. Sang-ayon sa Ebanghelyo, sinabi ni Lord kay San Juan, nariyan. Isipin nyo nga naman kung hindi titingin si Juan, ay nariyan eh. Ibig sabihin, tinuturo. O nga't nakapako naman. Pero sabihin ko, baka nginuso. Kung yun Pilipino siguro, eh, na, yun na rin. Sabihin ko, ang punteri ay, Jesus wants us to look at the mother. Because His mother is the example of what we saw yesterday in our reflection about the triumph of the Holy Cross. Where suffering is the path towards triumph. Eh, isipin nyo, sino pa baga ang higit ang suffering ng oras na yon? O ng pagkakatawin, kundi si Mama Mary. A mother seeing the suffering of her son. Ay, naku, eh, hindi ko alam, ha? Hindi ko mapagtantot. Ako na may boy. No? Ay, malayong makuha ko ang hapis na mararamdaman ng isang ina kapag nakikita niya ang kanyang sariling anak ay nagdurusa. Ay, yun ang karanasan ni Mama Mary. And yet, tingnan ninyo, she was there. Hindi niya tinakasan yung moment na yun. She did not turn her back. She did not turn her eyes from her son. Mahirap nun, ha? Eh, kaya ang sabi, nariyan ang iyong ina. Binata, yan, no? Which is, maraming ibig sabihin, eh. Ang isa is to look at the example she was showing. Nang kagandahan, in our faith, remember this, ha? When suffering is offered, it is not anymore suffering. It is already called sacrifice. And Mama Mary showed us that. Eh. At yung pag-offer ng suffering is the path towards yung triumph na sinasabi natin kahapon. And Mama Mary again is showing us the way. Tama-tama. Eh, no? Lagi naman turo ng simbahan ito, Jesus through Mary. So sana po, sa araw na ito, we again look at the mother, our blessed mother, because she teaches us so many things in the simplicity and humility of who she was found the greatness of who she was para sa ating mga mananampalataya. At sana, bigyan natin din muli yan sa buhay natin, lalo sa panahong ito where there is so much suffering being experienced. Learn to offer like our blessed mother. She was a lady in sorrow. Kaya ang tawag sa kanya, Lady of Sorrows. But remember, it was not only sorrows. It was also an experience of faith on her part because she offered her sufferings. And with her son, kasama ng kanyang anak sa paanan ng krus, iyon, binigyan ng halimbawa ang ibig sabihin ng tagumpay ng banal na krus. Kaya, yung alagad, si Juan, hindi lamang siya tumingin doon, natuto pa siya. Kaya't ang kanyang bilin sa kanya ng Panginoon ay kasama doon sa ibig sabihin noong una ay ang pangalagaan din ang mahal na ina. Ang pangalagaan natin sa ating mga puso ang ating Mama Mary at saka ang kanyang mga halimbawa. Ano po? Sige po. Okay? Eh di siyempre ang akin naman laging paanyay sa inyong lahat. Always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Pagbati po natin siyempre ng happy birthday sa mga taga-apostolado ng panalangin kina Sister Virginia Rejano, Mirna Manalo, gayon na rin po sa foundress ng Agreya, si Miss Cherry Atilano, kay Amelia Maranan, kay Myla Katapang, kay Sister Femia Orasyon, kay sa aking kabarkada at kaano sa basketball, si Ron Reyes, kay Ronnie, gayon din kay Celeste Frances Solis, kay Cecilia Viray, kay Celine Abakan, kay Father Jeff Rosales, happy birthday, Father Jeff. Gayun din po, ang siyempre, ang ating laging paghiling sa inyo ng mga panalangin para sa mga biktima po, o mga apektadong totoo nitong COVID-19 virus na ito, especially those who died, yung mga nakikipaglaban pa ngayon sa sakit na ito, kanilang mga mahal sa buhay, yung mga nangangalaga sa kanila at mga
health workers natin, syempre, tsaka frontliners. Okay po? At syempre, as long as we know that we have a mother who is always there for us, leading us towards her son, Abba, ay bakit pa natin pagdududahan? Yung sinasabi ko sa inyo lagi, ay di we are always blessed and we should be always blessings to others. Sige po.